Alam mo ba na sa isang bate lamang ay napakalaking gamit ito upang magiging patay na patay yung sobrang pagmamahal ng iyong partner sa inyo? At kung gusto mo malaman, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala at gusto mag-try. So ngayon, sa mga hindi pa nakakaalam na ang isang bottle na inyong iniinuman, na ang bottle na sa tingin ninyo nawala na itong gamit, na sa bottle na sa tingin ninyo ay isa ng basura. Alam nyo ba na isa itong malaking tulong? Hindi lang tulong, isa sa mga dahilan kung paano na magiging patay na patay yung pagmamahal ni partner mo sa inyo. Napakasimple lamang, bottle na sa inaakala mo na isang basura lamang ay siya pa ang dahilan na bakit na magiging patay na patay yung pagmamahal niya sa inyo. So, ito ay pwedeng gawin sa iyong partner na parihas ang kasarian. Sa babae to babae, at lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. At ngayon, sa materialis naman, is lagi kong nabanggit, is kailangan lamang natin dito ng iyong empty bottle. So, pwede kang gumamit ng empty bottle ng tubig, pwedeng sa mga juice, or sa soft drinks. Importante, ito ay may takip and pwede ka namang gumamit ng kahit plastic at pwede ka rin gumamit ng babasagin kung meron ka. Pero mas maganda kung meron ka talagang babasagin na bottle, mas maganda na yun ang iyong gamitin. Kahit yung mga bottle ng ketchup na babasagin, so pwedeng-pwede po yung gamitin. So, kung wala talaga, is pwede na yung mga mineral water and sa juice na bottle. So, any bottle po, pwede mong gamitin. Importante, ito ay may takip. And kailangan lamang natin dito na kapag gumawa ka, is sa lagi ko namang sinasabi sa inyo, yung vibration ninyo. Yung focus, kailangan na gawin mo siya ng mula sa inyong puso, gawin mo siya na may lubos na paniniwala, and hindi ka dapat nagdududa sa ritual na inyong gagawin. Dapat po ay buo ang inyong tiwala at kailangan na gumawa ka na wala kang mga iniisip na mga problema and walang mga gumugulo sa inyong isipan. Dahil yan po ang pinaka-importante na ating kailangan sa paggawa ng ritual na ito. Or kahit anong ritual ay ang importante po ang inyong vibration and focus and wala kang mga iniisip na mga problema. So, ngayon, kapag okay ka na, ay pwede mo nang simulan ang paggawa nitong ritual na ito. Paano? Napakadali at napakasimple lamang. So, ang gagawin mo lamang dito is buksan mo lamang ang bottle na ito. So, buksan mo lamang ang bottle na ito at ang gagawin mo, itapat mo lamang ito sa iyong baba or sa iyong bibig. Itapat mo lang sa iyong baba or sa iyong bibig at mag-focus ka. Pumikit ka muna at i-visualize mo ang mukha ni target. Kung sino man ang target mo na gusto mo maging patay na patay yung sobrang pagmamahal niya sa inyo, ay i-visualize mo lang muna yung mukha niya habang hindi mo pa binanggit yung kanyang pangalan. So, kailangan lamang dito is
na kapag visualize ka lang, kahit mga ilang segundo lamang na i-visualize mo siya. And pumikit ka dapat upang makita mo sa iyong mga mata, yung mukha ni target habang nakapikit ka. And pagkatapos mo mag-visualize ng mga ilang segundo and sa tingin mo ay sapat na dahil nakita mo na ang kanyang pagmumukha and dumilat ka, and sambitin mo yung pangalan at apelyido ni target ng 7 beses. So, 7 beses po. So, pangalan niya at apelyido, at isunod mo ang magic words na yung maging patay na patay ka sa sobrang pagmamahal sa akin. So, again po, pangalan at apelyido ni target at sabihin mo, maging patay na patay ka sa sobrang pagmamahal sa akin. 7 beses mo po yung banggitin. Kailangan na mula sa inyong puso at wala kang galit kay target. And kailangan naramdam mo sa iyong sarili na sobrang mahal na mahal mo rin siya. Gawin mo siya na may buong pagmamahal. Sambitin mo ang mga words na may buong pagmamahal. Again po, 7 beses mong sambitin ang pangalan at apelyido ni target at sabihin mo, maging patay na patay ka sa sobrang pagmamahal sa akin. 7 beses mo siyang paulit-ulit and straight po dapat and focus at positive ang lahat ng nasa iyong isipan. So ngayon, kapag natapos mo na itong sambitin ang salitang yon, ang it was Sarah's birthday. Mo lamang ang puti. So, takpan mo lamang at ilagay mo sa ilalim ito ng inyong kama. Sa ilalim po ito ng inyong kama, ilagay ang iyong buti na ginawa na ritual kung saan dito mo sinambit ang kanyang pangalan at apelyido. And kailan ito gawin, so i-re-record ko sa inyo na mas mabilis na gumana or mas mabisa kung gabi mo ito ganapin. Gabi bago ka matulog, dahil sa gabi, ito ay mabilis niyang mararamdaman dahil tahimik. Mas maganda na madaling araw or di kaya ay hating gabi. So, anytime po sa gabi, ang importante ay gabi, kung ano ka mang oras na tutulog, nasa abroad ka man or nasa Pinas, wala pong problema kahit hindi kayo magkaparehas ng oras ng inyong target. So, ayun, kailan or ilang araw ba ito sa ilalim ng inyong kama, so hayaan mo lamang siya doon na hanggang maramdaman mo na gumana o tumalam na ang inyong ginawa. At alam ko magtatanong kayo paano kung wala kaming kama, saan siya pwedeng ilagay. So kung maaari ay ilagay nyo lamang doon sa inyong mesa o di kaya itabi nyo na lang sa pagtulog. So ayun, think positive at ito ay gagana sa inyo. Laging tatandaan ang ating mga ginagawang rituals. Huwag na huwag pa natin ito laging mamadaliin ang mabilisang talab. At mas lalawag natin ito laging isipin kung may ginawa na tayo. At kung may mga katanungan kayo, i-comment yun na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.